ang Santa Rosa o ang Nine City of the South ay napapagitnaan ng Kabuyao at ng Binyan, isang primerang klaseng lungsod sa lalawigan ng Laguna. Unti-unti itong umunlad noong maitatag ang mga maliliit na multinational na kumpanya sa labas ng Maynila. Naideklara itong ganap na lungsod noong 10 Hulyo taong 2004. Nakilala na din ang lungsod dahil sa mga atraksyon na hatay dito, kabilang na dito ang Enchanted Kingdom at ang Nuvali. Pati na rin sa mga historical landmarks tulad ng Santa Rosa Arch sa may bayan. Ang plaza nito na matatagpuan lang din sa bayan, mga heritage houses sa may Barangay Canluran, at ang Santa Rosa de Lima Parish na nasa likod lamang ng Santa Rosa Plaza. Maaaring ang mga nabanggit na naunang detalye ukol sa Santa Rosa ay alam niyo na, pero alam mo na ba ang lahat? Halika't at ating tutuklasin ang kwento at istorya ng tinaguriang Lion City of the South. Sabi ng mga historiador, para malaman mo ang kinabukasan, magbalik tanaw muna at aralin ang nakaraan. Alalahanin ang mga nangyari at mga napulot na aral dito. Tutal, kung wala din mga taong nauna sa atin, ay malamang wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon. Kaya naririto po tayo upang aralin ang istorya at kasaysayan ng lungsod ng Santa Rosa. Kaya naman natawag na Lion City of the South ang lungsod ng Santa Rosa ay dahil sa pinakauna nilang councilor na nahalal noong 1969 ay si Leon Arcillas, at siya rin ang taong nakakita ng potensyal sa lugar na ito upang maging isang magandang syudad. Kaya nung siya ay nahalal noong 1998 hanggang 2004, pinursigin niyang baguhin ang lugar na ito upang maging isang magandang syudad na kung saan makabuhay ng mapayapa at matiwasay ang mga tao rito. Babalik tayo ng pagkalayo-layo hanggang makarating tayo sa taong 1571. Sa taon na ito ay hindi mo maiisip na meron ng munting sibilisasyon sa lugar na ito. Isang Spanish conquistador na si Juan de Salcedo ang nakadiskubre ng Santa Rosa na sa kapanahunang iyon ay tinatawag pang Barrio Bucol dahil karugtong pa ito ng Binyan at Tabuco na ngayon ay lungsod na ng Kabuyao. Makalipas ang maraming taon, hanggang umabot ng taong 1688, ang Binyan at Barrio Bucol ay humiwalay na sa Kabuyao. Pero noong taong 1792, ay humiwalay na din ang Barrio Bucol sa Binyan bilang isang munisipalidad ng Santa Rosa. Pinangalanan ng lungsod sa santong si Santa Rosa de Lima o Peru. So, kaya tinawag na Barrio Bucol ang bayan ng Santa Rosa dati ay dahil sa lupain itong hindi pantay-pantay. Halimbawa na lamang, sa Barangay Ibaba, pangalan pa lang, mababa na. At may ibang parte rin na mataas, katulad ng sa Barangay Canluran, na matataas. Noong ang Santa Rosa ay kilala pa lamang na Barrio Bucol, ay meron na itong mga sitio tulad ng Makinang na Apoy, Tagapo, Pulong Santa Cruz, Aplaya, at Caing. At pareha sa sistemang encomienda ng mga Kastila, isang hasyenda ang tinayo sa may lugar ng poblasyon. Isang lokal na babae ng baryo na ang pangalan ay Doña Juana Galintang
ay nagmamay-ari ng ilang mga ektarya ng bukid na kung saan pinangalanan ng plaza. Tulad na naunang sabi, pinangalanan ng lungsod sa unang South American na santo na si Santa Rosa de Lima o Peru. Dahil sa mga petisyon ng mga lokal, ang lungsod ng Santa Rosa ay nabuhay noong 18 ng Enero taong 1792. Si Santa Rosa de Lima, na pinagmula ng pangalan ng bayan ng Santa Rosa, ay isang madre na ubod ng ganda. Ngunit, hindi niya hinangad na maging isang magandang babae. At ang tanging nasa isip niya ay ang magpapangit. Kaya't, naglalagay siya ng sili sa kanyang muka upang maging pangit. Kinugupit niya ang kanyang mga magagandang buhok upang maging maikli at nagsusuot ng mga di kaaya-ayang damit. Ginagawa niya itong lahat upang makaiwas sa tukso at paglingkuran ng Diyos. Bilang isang mapayapa at tahimik na komunidad, ang mga lokal ay nagtatrabaho lamang sa sakahan at laak. Maraming naibigay na yamang dagat ang laak ng Laguna tulad ng hipon, biya, dilag, dulong at iba pa na unti-unti nang nawawala dahil sa pagdumi ng ating mga katawang tubig. Ang lupa naman ay nabiyayaan ng magandang lupa na tama para sa kahan na hanggang ngayon ay nakakaakit pa din ng mga residential, komersyal at industrial na pagpapataguyod. Naitayo ang lumang simbahan ng Santa Rosa de Lima Parish sa poblasyon sa taong 1796 na nagsilbing representsya bilang isang gusali ng lumang munisipyo na kuhang-kuha ang pagkadisenyo sa Espanya. Hanggang ngayon ay meron pa ding mga bahay na matatagpuan sa Zabilla, Canluran at Chongco na naimpluensyahan ng mga Espanya at nakatayo pa din. Maraming Incheck ang gumawa ng simbahang ito sa loob ng 15 taon. Karamihan sa mga Incheck na ito ay umaman at bumili ng sakahan at nagpaparenta sa mga lokal. Noong nagaganap ang rebolusyon noong taong 1896, mula Cavite ay kumalat papunta sa Laguna, Bulacan at iba pang mga karatig probinsya. May mga taong lokal na sumali sa otoridad ng Espanyol upang tulungan sila na hindi makarating ang rebolusyonaryo sa Maynila. Ang hukbo ng Espanyol na pinamumunuan ni Kapitan General Blanco ay desperadong nagtayo ng muog o stronghold na tinawag na Kalamba Tanawan Panadero Defense Line at naging kontraopensiba sa mga di nababantayan lugar sa Batangas at Laguna. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga Espanyol sa pag-aaklas dahil sa barangay labas ay bahagi ng mga katipunero na kung saan pinamumunuan ni Pio Ermita at Talino Sawal. At nanalo sila laban sa gobyerno ng Santa Rosa at tumulong sa Silang Cavite. Nagkaroon din ng mga problema ang mga lokal na magsasaka sa kadahilan ng naaabuso sila ng mga may-ari ng lupa. Dahil dito ay nagkaroon ng madugong pag-aalsa ang mga magsasaka ng Santa Rosa at Kabuyaw noong 3 ng Mayo taong 1935. Humigit sa 30 na tao, karamihan ay nasa Kabuyaw Parish Church patio ay namatay dahil sa pamamaril ng mga kakuntsaba ng gobyerno. Maraming mga rebelde ang naaresto, kabilang na din dito ang babaeng leader na si Generala Salud Algabre at nakulong kasama ng rebelyon. Hindi rin nagtagal bago malaman ni Presidente Manuel L. Quezon ng Commonwealth ang nangyari at umaksyon sa tulong ni Gobernador Juan Calillas ng Laguna. Kaya kung mapapansin nyo, ang Santa Rosa ay meron ding madidilim na nakaraan. Ngunit,
Sa pagtagal ng panahon, ang madadilim na nakaraan ay napalitan na ng masasayang alaala ng piyesta at ng pag-unlad ng Santa Rosa. Kaya masasabi natin na ang pagkamatay ng mga magsasaka ay hindi na baliwala. At naririto na tayo sa Santa Rosa na halos kilala na ng karamihan. Mula sa pagiging maliit na bayan, ay naging sentro na ng negosyo at pati na rin ng industriya, di lang sa Laguna, kundi sa buong Calabarzon. Noong nagbukas ang SLEX o South Luzon Expressway noong taong 1980, maraming kumpanya ang nagsipuntahan, malaki man o maliit. Particular na dito ang Filipina Synthetic at sumunod ang Coca-Cola Bottling Company Plant, ang pinakamalaki sa Southeast Asia. Nasa Santa Rosa din nakapwesto ang Laguna Technology Park Incorporation. Ang lungsod ay isa ng world-class pagdating sa presensya ng mga multinational na kumpanya. Tinagurian din ang lungsod na Automotive Capital of the Philippines dahil sa mga operasyon ng Toyota Motor Philippines, Nissan Motor Philippines, Honda Cars Philippines, Star Motors, Colombian Motors, Ford Motors at iba pa na nakapwesto sa lungsod. Ang Enchanted Kingdom, nag-iisang world-class theme park sa bansa, ay sa Santa Rosa din matatagpuan. Trivia muna about sa Santa Rosa. Alam niyo ba si Richard Reyes Fulkerson Jr. o mas kilala na natin bilang Alden Richards ay pinanganak noong January 2, 1992 dito sa Santa Rosa at dito siya nagtapos ng high school sa Colegio de Santa Rosa de Lima. Isa na ang lungsod ng Santa Rosa na masasabing umuunlad. Kaya rin ito natuguri ang Lion City of the South dahil sa mabilis nitong pag-asenso. Araw-araw, may mga residente dito ang gumigising para sa panibagong araw ng kanilang buhay. Tulad din ng ibang residente sa ibang lungsod, gumigising sila na naghahangad ng mas magandang buhay para sa kanila at sa pamilya nila. Maaring hindi perpekto ang lungsod ng Santa Rosa, maaring marami itong pagkakamali pagdating sa mga residente nito, ngunit lahat din naman ng lungsod ay may pagkukulang sa kanilang mga residente. Nagsimula ang Santa Rosa bilang isang baryo at ngayon ay isa ng ganap na lungsod. Sana ay naintindihan ninyo ang kwento at pinagdaanan ng Santa Rosa at kung paano ito umunlad. Muli, ito ang dokumentaryo ukol sa Santa Rosa. All my ladies, all my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. On the guest list, no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Rosino. If you're the dependent, I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction.
I'm Diana Ross. My lady's flying to the left, way to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't.